Ciro. Turun. Oh, pas harap yang turun, sir, pag may kok. Oh. Aha, mga kapito, magandang umaga sa atin yung lahat. At welcome to my channel again. Ito. Mamamalingke kami ni Mrs. Pupunta kami ng bayan para sa handa. Ngayong gabi. Ano tayo, magkilawin tayo na ano na. Kung ano pwede makita ro na sariwa. Ha? Pero bago ang lahat, huwag natin kalimutan mag... Hello guys, andito na tayo sa bahay. Ha? Kanina ko ito inumpisan pa. Ikilaw tayo ng ano ngayon, ng dilis. Kasi nag-request yung isa sa mga bayaw ko na magkilawin daw kami. Since ako ang malapit dito sa Seafoods Capital of the Philippines, Nabutas, at saka yung Malabon, ako ang kapeta. Kaya ito, nag-didibon na tayo ng dilis. Nag-didibon ako ng dilis, ha? Yan. Kasi mas masarap ang kilawin na dilis pagka inalisan natin siya ng ano, ng ulo at saka wow, yung tinik niya sa gitna. Yun lang kasi ang magaspang kasi sa ano yun pagka kinain natin. Kaya the best talaga pagka gumawa kayo ng kilawin ay alisin niyo na yung ano, ang tinik na nasa gitna para katulad nito. Yan. Tulad niyan. Huwiin nyo lang siya ng kumpi dito at saka ilayin nyo pa. Ipasok nyo yung ano man yan, yung kuko para madaling maalis. Tips ko pala guys, ha, mas mahirap tanggalan ng tinik sa gitna yung sariwa talaga na ano, dilis. Pero ang advantage naman noon, masarap siya kasi nga sariwa. Pero kung medyo tamad kayo, maghiwa, yung medyo bibili kayo ng hindi ganun kasariwa. Pero huwag naman yung bulok na. Kasi medyo madali nang alisin yung ang ano nun, ang tinik. Parang pag piniga mo, tanggal ka agad ang tinik nun. Di katulad sa sariwa na talagang kailangan mo pang talagang ano ka, maingat. Katulad nito, ipapasok mo talaga yung ano, yung kuko mo dito. Yan. Advantage guys, kung medyo mas may kuko pa kayo na kausin kunti, dapat malinis na kuko. Huwag naman yung kuko na nanlilimahid, nanggigita. Huwag naman yung kadiri naman yun. Sa akin kasi nakapagputol ako ng kuko, kaya medyo hirap ako. Pero ganun pa man, dahil sanay na ako, dati ko nang ginagawa to, napaka-easy na lang sa akin na mag-alis. Katulad yan, yan, buka ka agad siya. Pasok mo lang ulit itong isang kuko mo rito, sa tuklapin mo itong tinik na rito. Yan, yan, nakita nga. Yan. Hilayin nyo lang, tanggal ka agad yan. Okay, ayan. Tsaka ito na, karami na ako. Cameraman, ipakita mo nga dito yung mga, ayan, ito na, karami na ako nang tinanggalan. 3/4 lang itong binili ko guys, ha, pero ito, malapit na ako makadalawang oras kaka ano nito, kaka tanggal ng tinik. Pero ganun pa man, siyempre, kailangan natin gawin to kasi para naman to sa tayo, ano mong kakain ito. Ano lang, tsaga lang talaga. So guys, balikan ko kayo mamaya pagka ready na yung ano, ready na yung pagka ano na ako ng mga sahog. So ito guys, tapos na tayo, ha, ito na. Isang piraso na lang ang ano natin, ito na lang. Okay na, next step na tayo. Yung finished product natin, ha, puro hugas na to. Hugas na tayo ng ito, yung pinaka ano natin, pinaka piece meat na sa kasi ano na to, eh, malinis na, considered na rin to as meat. So kailangan pag naghugas kayo nito sa malaking palanggana para pag nag ano kayo, maayos, paano nyo maigi, ganyan, mahalukan nyo maigi para talagang malinis ang maalis ang dapat maalis, o gano'n, mahugasin siya, maayos ba dyan. Yan, dito lang, isik-isik. Dahan-dahan alis, yan. Ano, lumilis ka agad, oh. Kasi na ano natin, na ano siya na maigi, na rinse siya ng maigi. Tapos ano pa natin mamaya, hugasan pa natin uli bago natin lagyan ng suka. Kaya swabe, unang hugas pa lang yan, ha, linis na. Sarap hawakan, ang lambot kasi nga wala siyang tinik. Hindi siya maligas-gas, hindi siya ma ano ba. Kumbaga purong laman talaga to. Huhugas pa tayo uli kasi medyo malabo yung unang hugas natin. Kailangan maano talaga,
Maganda. Hindi naman talaga to lilinaw as lilinaw kasi nga dilis to, may maiiwan talagang mga ano rito sa tubig eh. Yung parang mga ito niya, oh, mga crystal-crystal niya na ganyan, yan. May iiwan yan madalas talaga pagka sundo. Pero at least kahit paano mahugasan siya ng dalawang bisis. Ugas pa tayo ulit, ugas pa. Yan, tingnan nyo guys, hindi na siya ganun kalabo. Oh, malinaw na sa tignan talaga, pati yung tubig niyan, yun siya, pwede na yan. Okay na yan. Linaw na. So mga kapito, balik tayo. Ito, ditong luya. Luya. Sibuyas. Sealing green. Wala na kasing laman ng ano, wala nang sealing pula sa shrimp. Ito na lang gagamitin natin. Pwede rin naman to. Calamansi mamaya, pampiga. Ito, pipino. Binalitan ko na. Extender din to. Pampadagdag din siya doon sa dami ba ng kulutan mamaya ba. Ito mga pampa. Luya muna tayo, luya. Critical mga kapito sa kilawin. Dapat ang unang ano natin ng suka ay ipapato natin para patanggal. Tapos ano lang natin? Ganyan-ganyanin lang natin. Kailangan pag gumawa ng ganito ha. Dapat malinis lagi ang kamay para kahit papano hindi naman nakakaya doon sa kakain. So ito na, pipigain na natin sa unang tiga. Tabi muna natin to at kailangan natin hugasan to. Yung plato ito gagamitin natin kasi malansa to eh. Kasi dito natin kanina unang nilagay nung wala pa siyang suka. Alisin natin ang lansa kasi galing sa suka, ilagay natin dito. Ate! So tiga tayo. Para matanggal yung lansa. Ano lang nga yung masyadong tigam-tigain, parang diin lang na lumabas lang yung mga katas niya. Walang tubig, sino na tubig si R? May naliligo si R? May naliligo? Anong matanggal lang? Ano na, misuka na siya. Lagay ng pangalawang suka. Kung kakainin niyo na kaagad yung kilawin, pwede niyo na siyang lagyan ng pangalawang suka. Pero kung itatabi niyo muna siya at medyo may ilang oras pa kayo bago kainin to, pwede niyo muna ano, isatabi mo muna, wag niyo muna isukaan para doon sa final na suka para hindi siya madurog. Hindi siya maluto na para maluto sa suka. Yan, kasi katulad nito, naalis na yung langsa niya. Yan, pwede mo nang itabi to. Waiting na lang kung parating na yung mga bisita mo o kung ready na kayo sa mukbang, banat na. Tapo natin ito. Back to action tayo mga kapito. Tuloy natin ang proseso ha. Para nasa ano na tayo, malapit na tayo sa final touch. Ito, malinis na rin ito, sinabon ko ito uli. Ganun lang naman ang sikreto sa pagkilaw. Kung ano yung mga ginamit nyo na malangsa pa yung isda, linisin nyo. Kung gulo nyo rin balat, ibabalik yung lalagyan nyo. Tulad niyan, nilinis ko na yan, alis niyan lang sa. Ito na yung piniga natin sa unang ano, sa unang tiga kanina ng suka. Yan, may suka na siya. Very basic lang. Ha? Tsaga lang sa pag ano, pagdibon, sa pagdibon. Ang pinakamahirap lang naman ang proseso dito. Yung pagdidibon ng ano ng dilis. Pero kung may iba kayong gustong tightness, da, tulad mga blue tuna, yan, labis yan. Kasi hiwa lang kayo ng hiwa. Kaya lang, may kamahalan nga lang. Yung sana ang bala ko kanina, kaya lang, kanap di talaga. Hindi kaya ng budget. Kaya lang ng effort. Tunting effort. Pero ito na yun. Ito na yung tiyaga ng ano, resulta ng pagtsatsaga natin. Simuli.
kamatis sana, kaya lang, ito mas magasarap nito lagi ng kamatis. Ang problema, wala na kaming kamatis. Kamatis, wala na rin. Ito na. Tingnan natin ang pangalawang suka yan. Ito na yung pangalawang suka. Yan na yung pang-final. Mga 30 minutes mamaya, puputla na yan. Yun na yung pinaka, ano talaga yan. Ayan ang sekreto sa kilaw ha, kahit basta kilaw na isda. Unang piga ng suka, unang buhos, piga, tapon talaga yung pinagpigaan. Kasi andun yung lansa. Ayan na. Tapos, talagang si, all, all talaga. Ano yung umasim naman. Kasi, ano lang naman limon yan ha, pang pa, dagdag ano lang doon sa suka. Tama na yun. Sayang talaga, walang kamatis. Saan na tayo maglagay ng kamatis pagka yung pang ano na, pag may mag-order na, yung pambinta na talaga. Presentation na to. Ganda sana tingnan yan kung may ano yan, may kamatis. Ano yan. Sa kung anong meron, pagkasyahin, diskartihan para sumarap. Huwag na hanapin yung wala kasi tagdag ano lang yan, kastos. Yan, tukat na, tukat na, tukat na, yan.